Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madalas po na tinatanong po ng mga kapatiran natin po ng mga negosyante, mga empleyado o mga tao na may mga pinagkakabalahan na trabaho. Subhanallah mga kapatid. Pwede ba sa Islam na pagsamahin mo yung dalawang sala dahil nga ikaw ay isang nagtatrabaho bilang security, bilang teacher, bilang empleyado? Pwede mo bang pagsamahin ang dalawang sala dahil nga wala ka ng oras eh? Na isala ang duhur sa oras niya, ang asar sa oras niya, so makakapagsala ka siguro gabi na. Alam niyo po mga kapatid, ang trabaho po hindi po pare-pareho. Kung ang trabaho mo ay emergency, katulad halimbawa buhay na po yung nakataya, doktor, hindi niya pwedeng iwanan yung kasyente kasi mamamatay. So, ito yung mga pinahintulutan na pagsamahin ng dalawang sala. Pero kung trabaho mo kapatid, ay hindi po emergency, isa kang empleyado, tapos maaari pang pinagtatrabahuhan mo, nagre-riba, katulad ng bangko, katulad ng mga punsyap, nagre-riba, gumagawa ng riba, hindi ka pwede mag-security dyan. Hindi ka pwede magtrabaho dyan kasi ang transaksyon nila is riba. Pangkalahatan, kung ang reklamo mo ay hindi ka makapagsala dahil busy ka sa trabaho mo, busy ka sa negosyo mo, subhanallah, hindi pwede. Hindi pwedeng ipagpaliban mo ang sala. Ang katangian ng mga mananampalataya, رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Ang mga tunay na mananampalataya, sila yung mga lalaki, mga tao na hindi makakaabala sa kanila ang negosyo, pagbili ng mga pagbili sa pag-alala sa Allah subhanahu, yung negosyo, mga trabaho nila hindi nakakaabala sa kanila upang umalala sila sa Allah, upang itayo nila ang sala, upang ibigay nila ang zakat, natatakot sila sa pagkatuliro ng kanilang mga puso at mga mata kung saan sa time na yan ay katakot-takot, kasindak-sindak sa time na yan. Takot sila na dumating ang time na yan. Hindi nila masasagot ang tanong sa kanila, bakit hindi sila nagsala, bakit hindi sila nagbigay ng zakat, bakit hindi sila umalala sa Allah. Kaya itinatayo nila ang sala sa tagdang oras. At huwag natin ipagpaliban ng sala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. At darating ang henerasyon na kung saan ay itatayo naman nila yung sala pero ipagpapaliban nila. Halimbawa, ang zuhur hanggang alas 3 lang, magsasala siya alas 5 na. At mapapasa kanila ang matinding parusa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala ng impyerno. At kumbaga, kung ano na yung gusto niya, yun ang gagawin niya. Kaya sabi ng Allah sa Quran, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ, kapahamakan sa silang mga nagsasala. Nagsasala na yun, pero mapupunta pa rin sa impyerno. Bakit? الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ, na kapag itatayo nila yung sala, wala na sa oras. Duhur, itatayo niya alas 5 na. Subhanallah, asar na yun. Ito po yung payo natin. Bago ka mag-apply, magipag-agreement ka muna sa amo mo na bigyan kanya ng 10 to 15 minutes para isagawa yung sala. Kasi kung dahil sa trabaho na yan, ang payo ko na lang, maghanap ka ng ibang trabaho na hindi mo mapapabayaan ng sala mo. Bakit? Maililigtas ka ba ng trabaho mo na yan sa kabilang buhay at pwede mo bang ireklamo sa Allah? Na ya Allah, kailangan ko ng pera, kailangan ko ng trabaho na to, kaya hindi ko na napagsala. Subhanallah, makakaltasan ako. Anong, mas binusto mo yung, kumbaga, yung trabaho mo, na ayaw makaltasan kaysa may tayo mo yung sala. Kaya mga kapatid, ang pagiging abala, pagiging busy, hindi mo pwedeng pagsamahin ang duhur at asar, maghrib at isa, kasi hindi po mabigat ang dahilan mo eh. Kaya mga kapatid, ang hanapin natin na trabaho, yung pong papayagan tayo ng amo natin o employer natin na magsasala tayo sa takdang oras. Kasi kung mapapabayaan mo yung sala mo, para saan at magtatrabaho ka dyan, mapapabayaan mo religion mo, mapupunta ka naman sa impyerno. So hindi natin pwedeng ipagpaliban ng sala sa susunod na oras na papasok na po yung asar. O yung asar, papasok na po yung maghrib. At hindi mo pwedeng pagsabayin ng dalawang sala kasi lalo na hindi naman po mabigat ang dahilan mo. Subhanallah. So naway, pagkaluban tayo ng Allah na trabaho na magaan at kung ano man ang iwanan mo para sa Allah, tandaan mo yan, papalitan sa iyo ng Allah na mas mainam yan kaysa sa iniwan mo. Kung iniwan mo yung trabaho, makahanap ka ng trabaho na
mas mainam kaysa doon sa iniwan. Basta matakot ka lang sa Allah. Kaysa pabayaan mo yung sala dahil lang sa trabaho, dahil sa busy ka sa trabaho. Hindi po tanggap ang dahilan na busy ka sa trabaho, kaya hindi ka nakakapagsala sa tagdang oras. So nawayin, naiintindihan po ng mga kapatiran natin ang payo na ito at maiwasan po yung pagpapaliban po sa sala. So hanggang dito na lamang. Allahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.